Dito ang ating latest satellite image yung nagpapakita ng pagde-develop pa rin o pag-organize ng mga kaulapan nitong bagyong si Neneng. Kaya ito ay bahagyang lumakas ngayon at huling namataan sa layong 795 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Nagtatagay na ito ng hanging aabot ng 55 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ng west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Kaya diba may namatapatay sa pangsama ng panahon itong ating tropical depression kanina ay naging ganap ng isang tropical storm at may international name na Songka. Ito ay nagtatagay na ng hanging aabot ng 65 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos to ng northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung trough nitong ating bagyo sa labas ng area of responsibility ang nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin dito sa may western section ng Visayas, including Palawan and parts of Mimaropa. Ito namang bagyo natin na nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin dito naman yan sa Batanes at Cagayan area. Metro Manila and the rest of the country ay makakaasa ng pangkalatang maaliwala sa panahon, maliban namang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. At base sa ating latest track, nakikita natin na malaki pa rin ang potensyal na magkaroon tayo ng tropical storm scenario o lalakas bilang isang tropical storm itong bagyong si Neneng bago ito lumapit dito sa extreme northern Luzon area. Nakikita natin no, may possibility na magdumaan dito sa mga eastern ng between Batanes and Babuyan and Calayan Island. So nakikita natin na ito ay babaybay dito at inasahan din natin na by Monday ay tuluyan itong lalabas ang ating area of responsibility. So ating inasahan, so by it is forecast to move westward before turning west-northwest on Sunday. Then Neneng will maintain this heading as it make landfall or pass near Batanes and Babuyan Island on Sunday morning or afternoon. Then Neneng will move generally west-northwest and may exit power on Monday. And Neneng is forecast to further intensify while moving near the extreme northern Luzon area. Malaki nga ang tsansa na lumakas pa ang bagyo dahil nasa karagatan pa ito at wala naman ito nakakasagabal para siya ay kumuha ng enerhiya galing sa karagatan. Sa ngayon, dahil sa paglapit ng bagyong Neneng, nakataas ng babala ng bagyo bilang isa dito sa Batanes, Cagayan, kasama na Mabuyan Island, eastern portion ng Apaya, which include Luna, Santa Marcela, Flora at Puntol, at dito sa northern portion ng Isabela, which include Santa Maria, San Pablo at Maconacon. Itong mga areas na ito ay makakaranas ng hanging aabot ng 30 to 60 kilometers per hour in the next 36 hours. So may isa't kalahating araw ang mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa magiging epekto ng bagyo. At the same time, habang ito ay kumikilos na palapit, possible na magtaas pa tayo ng mga signal over some parts of Cordillera and Ilocos sa mga susunod na oras. Sa ngayon, dahil pa rin sa pagbugso ng northeastern surface wind flow, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya patuloy natin pinapayuhan at pinapaalalahanan ng ating makaubay mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. At sa ngayon ang ating inaasahan by in terms of the heavy rains, tomorrow early morning through afternoon, inaasahan natin ng light to moderate with at times heavy rains dyan sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayaw, Kalinga at Ilocos Norte. By tomorrow afternoon until Sunday afternoon, inaasahan natin ng moderate to heavy with at times intense rains dyan sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayaw, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Light to moderate with at times heavy rains naman dyan sa Isabela at nalalabi pang bahagi ng Ilocos Region at ng Cordillera. In terms naman ng severe winds natin, inaasahan natin dahil nga possible ang tropical storm scenario sa bagyong Neneng, pinakamataas ng signal number 2 sa ngayon. Ngunit, binibigyan natin ng adiin o emphasis na kahit mahina ang bagyo, meron pa rin itong dalang mga bugso ng hangin at at the same time, may dala pa rin itong mga pag-ulan na kailangan natin paghandaan kahit mababa ang ating mga ibinataas na mga tropical cyclone wind signals.